Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po muna natin ang istoryng ibabahagi ko sa inyo. Ako si Robby, 20 years old at bunso sa pamilya. Ayaw ko mang aminin, pero isa lamang akong ampon. Pero okay lang yun sa akin dahil itinuring naman nila akong tunay na kapamilya. Ako ay may isang kapatid na itinuturing at iyon ay si Ate Cheska. 24 years old, morena, ngunit may pagkasingkit. Si Mama lang ang kasama namin sa bahay at si Papa naman ay nagtatrabaho sa US. Pinapadalhan lang kami ng pera buwan-buwan. Close kami ni Ate Cheska simula pagkabata at sobrang lambing niya sa akin. Akala may wala na akong mga magulang kung arugain ako ng aking kapatid. Sobrang bait niya, ngunit minsan ay binibaby pa akong masyado. Pero ganun pa man, bunsong-bunso ang trato niya sa akin at wala na akong hihilingin pang iba. Si Ate Cheska ay nagtatrabaho sa isang bangko na malapit lang sa aming bahay sa Quezon City. Ako naman ay nag-aaral pa sa isang di kilalang computer school. Si Mama ay housewife at hindi masyadong lumalabas ng bahay namin. Kapag may kailangang bilhin sa grocery, ay kaming magkapatid na ang inuutusan niya. Noong nakaraang sem break, may nangyaring hindi ko inaasahan, ngunit di kailanman pagsisisihan. Dahil nga walang pasok, madalas ay nasa bahay lang ako dahil na rin walang baon. So ang ginagawa ko na lang ay mag-computer at mag-internet buong araw. Kasalukuyang ginagawa ang bahay namin noon. Mga pinto ng CR ay pinapalitan ng bago at pati ang kitchen ay inaayos. Dahil sa ginagawa ang pinto ng banyo ni Cheska, ay sa banyo ko ito nakikigamit. Isang umaga, nang ako ay naliligo ay biglang kumatok si Cheska. Robby, pwedeng paggamit ang CR? Naihina ako eh. Bakit hindi ka rin sa baba mag-CR? Naliligo pa ako eh. Sagot ko naman. Eh ginagamit ng maid yung CR sa baba eh at nakalaki yung kwarto nila Mama. Kaya dito na ako makikigamit. Buksan mo na, hindi naman ako titingin sa'yo eh. Hindi ko na talaga kaya. Kasalukuyan akong nagsya-shampoo noon nang buksan ko ang pintuan. Gumilid ako sa shower curtains at binuksan ko ang knob. Mabilis na pumasok si Cheska at sinara na to. Dumiretso siya sa toilet. Dahil transparent ang shower curtains ko, bahagya akong tumalikod para hindi ako makitaan ng ate ko. Pero sa gilid ng aking mga mata, nakita ko na binaba niya ang suot niyang pajama, pati na rin ang kanyang panloob. Medyo naaninag ko ang kanyang iniingatang bagay, kaya ako kinabahan at biglang nagising ang diwa. Sabay upo niya sa toilet seat. "Huwag kang titingin sa akin, Robby ah," sabi ni Cheska. "Kadiri ka naman, ano ka ba?" Sagot ko naman at tumuloy ako sa pagligo. "Mas kadiri ka nga eh. Ang itim ng pisngi ng likuran mo, pang-aasar niya. Ano ka ba? Ikaw nga hindi taga-ahit dyan eh." Pabiro kong sinabi. "Ang yabang mo, tumalikod ka nga." Patili na banggit ng ate ko. At tumawa lang ako ng malakas dahil natalo ko na naman siya sa asaran. Hindi katagalan ay nag-flush na siya ng toilet at sinuot ang kanyang pajama. Napasulyap na naman ako nung pagtaas niya ng kanyang pajama. Kinabahan ako bigla sa di malaman na dahilan. Marahil siguro dahil kapatid ko ang aking nakitaan. Alam kong mali at kadiri, ngunit hindi ko talaga napigilang sumulyap sa kanya. "Huli ka!" Biglang sigaw ng Ate Cheska kasabay ng pagbukas ng shower curtains ko. "Kala mo nakaisa ka na." Ako naman ay biglang tumiklop at tinakpan ko ang aking sarili upang hindi niya to makita. "Lumabas ka na nga, ang gulo mo naman eh." Medyo pikon kong tinik. "Eto naman, nagbibiro lang eh." "Joke lang, Rob. Sige na, lalabas na ako. Thanks ulit ah." At umalis na nga siya.
at tinapos ko na rin ang pagligo ko. Napaisip ako sa aking nakita. Ibang klaseng excitement ang aking naramdaman. Parang walang mali siya si Cheska kahit anong gawin niya. Unti-unti kong naramdaman ang uhaw sa aking pagkatao. Ini-imagine ko ang lahat ng aking nakita at ito na rin ang nagtulak sa akin upang magsumikap mag-isa para maibsan ang pangangailangan ko bilang lalaki. Total, di pa naman ako nakakalabas ng banyo, kaya doon na ako nagpalipas ng uhaw. Kahit masama ang ginagawa ko, nang sarili kong kapatid ang nasa isipan ko habang nagpapakasa sa mag-isa, ay muli kong binalikan sa aking isip ang aking naaninag kay Cheska kanina. Mula sa pagbaba niya ng pajama hanggang sa pag-flush ng toilet. Bawat bahagi ay aking binalikan at di ko namalayan na malapit na ako sa rurok nang biglang kumatok ulit si Cheska. Robbie, alis na ako ah. Pakabait ka ah. Sige. Laking gulat ko ng mga saglit na yun. Okay ate, ingat. Nanginginig kong banggit. Pagkatapos kumain ng lunch, ay inutusan ako ni Mama na kunin yung mga maruruming damit ko. At pati na rin ang kay Cheska dahil maglalaba ngayon ang maid. Pagpasok ko sa kwarto ni Cheska, ay nakita akong nakabukas ang computer niya. Tinignan ko ang laman nito at naghanap ng mga pictures. Naalala ko kasi dati na may mga magaganda siyang kaibigan nung college pa siya at dali-dali kong hinanap ang mga files na yun. Boracay 2005 ang pangalan ng isang folder sa may documents niya. At syempre, dahil lalaki ako, gusto kong makakita ng mga babaeng nakabikini lang. Binuksan ko ang folder at laking gulat ko na napakaraming pictures ang naroon. May mga pictures na nasa beach silang magkakaibigan. May mga pictures ng kumakain sila. At may mga pictures na nagiinuman sila. Pero ang tanging nakaagaw ng aking pansin ay ang pictures na nasa beach sila. Ang gaganda ng mga kaibigan ng ate ko at lahat sila ay nakabikini. Kung ano-anong mga posing ang tumambad sa aking harapan at napansin ko ang mga kalusugan nila sa harapan. May isang picture pa ro na nakahilata silang magkakaibigan sa sand at akala mo ay mga model. Napansin ko rin ang isang picture ni Cheska. Mukhang ito ay picture nung kakagaling lang niya sa beach dahil basa pang kanyang katawan. Nang pinagmasdan ko ang picture na yon, napatingin ako sa bandang ibaba ni Cheska. Nagulat ako nang maaninag ko ang pintuan ng langit sa kanyang manipis na bikini. Pinagmasdan kong mabuti at muli akong tinablan ng may kahalong kaba at konsensya. Naganap pa ako ng ibang pictures, pero nang wala na akong makita ay sinara ko na to at lumipat naman sa iba pang folders. At dahil medyo may alam ako sa computers, naisip kong baka may mga hidden files siya dito sa computer niya. Nang makita ko ang show hidden files and folders, agad ko itong kinlik. At may nag-iisang folder doon na biglang lumabas. Ang pangalan ng folder ay Progress. Out of curiosity, tinignan ko ang folder at laking gulat ko nang makita ko ang laman ng folder ay mga pictures ni Cheska na walang suot. Napaka-sexy. Ang puti at ang kinis niya talaga. Nangingintab ang kanyang balat. Napalunok ako nang wala sa oras. Gulat na gulat ako sa aking nakita at nawirduhan ako sa kanya dahil pare-parehong lugar kinuha ang mga pictures. Kinuha to sa CR ng kwarto niya at full body shot lahat. Tinablan ako ng sobra at nanlaki ang mga mata ko sa mga nakita ko at pinagmasdan ko talaga to ng todo. Halos hindi na ako makagalaw. Halos hindi ko na magalaw ang mouse dahil sa sobrang kaba. Ang ganda ng kabuuan ni Cheska. Halos hindi ko mukurap ang aking mga mata nang bigla kong narinig ang pagsara ng gate. Alam ko ang si Ate Cheska yon dahil ganun siya talaga magsara ng gate namin.
Agad-agad kong kinlos ang window at kinuha ko ang kanyang maruruming damit at tutungo na sana ako sa labas nang biglang makita ko siya na papasok na sa kanyang kwarto. "Anong ginagawa mo dyan?" tanong niya na medyo nagulat. "Pinakuha ni mama yung mga damit mo. Maglalaba raw si Aling Bing mamaya eh." Kinakabahan kong sagot. "Bakit nga palang aga mo?" tanong ko. "Eh, sumama yung pakiramdam ko kaya nag-half day muna ako. Pakis nga bunso para mawala na may pagod ko." Niyakap ako ni Cheska at humalik ito sa aking pisngi. Pagkatapos niyang maglambing, ay kinuha ko na sa room niya ang mga damit niya at kinuha ko na rin ang mga damit ko at dinala sa may labahan. Hindi pa nawawala sa isip ko ang aking nakita. Nang maalala ko na hindi ko nga pala na-hide ang mga files sa computer niya. At kapag nakita niya to, malalaman niya na nakita ko ang mga pictures niya dahil hindi naman niya iniiwang nakashow ang mga files. Napadasal ako na huwag niyang malaman na pinakialaman ko ang computer niya. Pagpasok ko sa room ko ay nahiga muna ako sandali at nanood ng TV. Hindi katagalan ay pumasok si Cheska at maliligo raw. Kala ko inalaman na niya eh. "Robby, mag-shower lang ako ah. Alam mo naman, hindi pa tapos ikabit yung door sa banyo ko. Kasi 1 week nang absent yung mga karpintero. Pwede mo ba akong imasahe after?" Tumangwa ko at kunyaring busy ako sa panonood ng TV. Paglabas niya sa banyo, ay nakatawal lang to at agad niya akong pinaurong sa kama at saka siya dumapa. "Game, massage mo na ako para makatulog na rin ako at makapagpahinga. Kunin mo na rin yung scented oil sa kwarto ko." Sumunod naman ako agad at pumunta sa room niya para kunin yung scented oil. Pagbalik ko sa kwarto ko, nagulat ako nang makita ko siya na nakadapa pa rin. Ngunit ang towel ay nakabukas na sa kanyang katawan. Kitang-kita ko ngayon ang kabuuan ng kanyang likuran. Para akong hihimatayin ang mga oras na yon. "O game, lagay mo muna oil sa likod ko tapos massage mo na ako ah. Yung masarap ah." "Thank you bunso," ang utos niya. Iba talaga maglambing ang ate ko. Palibasa ay wala siyang mali siya. "Ilock mo na rin pala yung door mo, baka makita ni mami at kung ano pa isipin." Nilako ang pinto at naglagay ng oil sa aking mga palad at unti-unti kong hinaplos yun sa kanyang likuran. Inuna ko ang kanyang leeg at likod hanggang sa lumipat naman ako sa may paa niya. Nilagyan ko rin ito ng oil at nag-umpisa ako sa hita hanggang sa kanyang binti. Nung minamasahe ko ang talampakan niya, bumaba ako sa kama at pumunta sa may ibaba ng kanyang paa. From that angle, kitang-kita ko ang alapaap na nasa ilalim ng kanyang manipis na panloob na kulay light blue. "Sexy pa lang itong si ate," ang sabi ko sa sarili. Nang matapos ako sa likuran niya ay tinanong ko siya, "Te, tapos na ako sa likod. Pati ba sa harap?" "Sige, hindi ko natatakpan na. Total, ikaw lang naman yan eh." Nakapikit na sabi ni Cheska. Nawala ako sa sarili ko nung marinig ko ang mga sinabi niyang yun. Totoo ba itong mga nangyayari na to? Sa isip-isip ko. Unti-unting tumihaya si Cheska at unti-unti ring may bumubukol sa aking harapan. At sa wakas, kitang-kita ko na ngayon. Nang makatiyaya na si Cheska ay bigla siyang dumilat at nakangiting sinabi, "Oy, ikaw ah, ano yan? Bakit ganyan yan?" Tinutukoy niya malamang yung pinagmamalaki kong halata na rin sa aking shorts. "Ha? Ano? Labo? Kunyari, hindi ko alam ang sinasabi niya." "Binata ka na nga, Robby." "Sige, nabilisan mo na at gusto ko nang matulog." Alam kong napansin ni Cheska na tinablan ako sa nakakaakit na ganda niya. Inumpisan ko ng i-massage ang kanyang mga binti at pagkatapos noy dumiretso ako sa kanyang mga kamay. Ang kinis talaga ni Cheska. Napansin kong nakangiti si ate habang nakatingin sa akin.
ngiting para bang may ibang ibig sabihin o parang may gusto siyang ibang gawin. Ngunit hindi ako nagpa-distract at bumalik na lang ako sa kanyang mga hita. Pag-aplos ko sa kanyang tuhod, ay bigla itong nakakiliti at hindi niya sinasadyang naibukas ang kanyang mga binti. Ay, may kiliti ako dyan, wag na lang dyan. Hindi ko naman maiwasan na hindi mapasulyap sa pagitan ng kanyang mga binti. Gayong nakabukas ang mga to paharap sa akin. Grabe, ang buti kahit sa kasuluk-sulukan niya. Kabang-kaba ako ng mga oras na yun dahil alam ko ang nakatingin lang siya sa akin. Uy, anong tinitignan mo dyan ha? Ikaw ah? O sige, para di ka na mahirapan. Nagulat na lang ako nang dahan-dahang tinanggal ni ate ang kanyang manipis na panloob. Para akong iimadahin sa kaba at excitement ang mga oras na yun. Anong ginagawa mo ate? Painosente kong sagot. Kunyari ka pa? Eh, alata naman na gusto mong makita ito. Tsaka, alam kong pinakailaman mo yung computer ko at wala na akong may tatago sa'yo. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Nalaman din pala niya na nakita ko mga files niya. Hindi ko inaasahan ang mga nasisilahin ko ngayon. Para akong nasa isang paraiso. Itinigil ko saglit ang aking ginagawa at humingi ako ng paumanhin sa kanya. Ate, sorry ah, pero hindi ko kasi sinasadyang makita yung mga pictures mo eh. Napangiti naman siya at sinabing, okay lang yun, wala yun sa akin, pero bakit parang gustong-gusto mo pa ngayon? Ikaw naman kasi, pinakita mo na sa akin eh. Babae ka pa rin kahit papano at lalaki ako kahit papano, no? Sagot ko. So anong gusto mong palabasin? O anong gusto mong mangyari? Patingin nga ako ng nakatago sa shorts mo. Hindi na ako nag-isip pa. At nadala na rin naman ako sa sitwasyon, kaya binaba ko ang shorts ko. Wow! Binata na talaga! Siguro po pwede na. Habang sinasabi niya ang mga yon, ay lumapit siya sa akin at pilit akong hinihila papuntang kama. Teka, sigurado ka ba sa gagawin mo? Hindi ba malito? Kinakaban kong sabi sa kanya, ngunit sa isip ko talaga ay sana'y ituloy pa niya ang kanyang binabalak. Maya-maya ay pabagsak na humiga si Cheska sa higaan at ibinukas ang kanyang dalawang paa sa ere at sa harap ko mismo. Ori ka na, huwag ka nang makulit ah. Subukan na natin yan. Pagkarinig ko noon, hindi na ako nagdalawang isip. At lumusong na ako at pumwesto tsaka niyakap ako ng mahigpit ni Cheska. Tuluyan kaming nalunod sa kumunoy at maya-maya ay pansin kong nakapikit na si Cheska sa tindi ng Tina Tomasa. Gigil kami pareho at parang magigiba na namin ang buong bahay. Wala kaming sinayang na sandali at kahit ang bedsheet ay nabasa ng aming pawis hanggang sa mapadpad kami ng tuluyan sa rurok na may ngiti sa mga labi. Magkayakap kaming napahiga pagkatapos at hingal na hingal. Ano yan, Robbie? Bumangon ka na at pupunta tayo sa airport. Ako'y nagtaka dahil hindi man lang nila sinabi na dadating na si Papa. Uy, Robbie, bumangon ka na nga dyan at palaban mo yung bedsheet mo. Pilyong bata, bilis na! Nagtataka ako kung bakit tawa ng tawa si Ate Cheska. Inampas niya ako ng unan at ako'y napadilat. Si Ate, nakabihis at nakangiting nakatingin sa akin. Masarap yata ang panaginip mo ah. Dito ako na-realize na ako pa rin nakatulog at lahat ng yun ay panaginip lang. Kanina ka pa nandyan? Tanong ko kay ate. Hindi naman, sagot niya. Ikaw ah? Bakit? Kasama ba ako sa panaginip mo? Sabay ngiti niya sa akin nang nakakaloko. Hanggang dito na lang po ang ating story. Sana'y nagustuhan niyo ang munting panaginip ng ating bida.